Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. I check kanina yung mga nakatutok na ngayon sa YouTube and Facebook. We are about 2,000 to 3,000 right now. So I welcome you all dito po sa Shrine of Jesus the Divine Word, wherever you are right now, whatever conditions you are in, please be assured of God's love, that He listens to your prayers. Gusto ko pong pagtuunan ng ating reflection for today sa salitang qualification. Qualification, yun po kasi ang laman ng first reading. Sabi ni St. Paul, kung sa mata ng mundo, he is not qualified, but the Lord made him qualified sa pamagitan ng banal na spirito that gives life. Ang qualification parang ganito, parang pintuan. Kung dala mo requirements, pasok. Kung wala, di ka pwede makapasok. So that's how to simply, what's the meaning of qualification. Na isang araw, nabasa ko sa isang post sa Facebook, naglabas na po yung isang national pageant organization sa Pilipinas na mga requirement na pwede na palang ano, yung you can already pass your requirement. Sabi dito, ang unang qualification doon sa pageant na yun, beauty pageant, first, you must be at least 18 years old. So check kung kayo po ay kasama dito. Pangalawa, sabi doon, you must not be under 28 years old. So, di na pwede ang 29 years old. So, pasensya sa mga nasa 30 up. Tapos, dapat Filipino citizen. Tapos, may hawak na passport, Philippine passport holder. At tapos, dapat babae. Tapos, never been married or born children. Tapos, ito ang pinaka-good news sa lahat. Sa baba, nakita ko, nakalagay doon, no minimum height requirement. Tapos di nga nakalagay kung dapat sexy. So you see, alam mo kapatid, sa nabasa kong ito, we have two things na kailang linawin. Kasi una, we cannot really avoid not to have qualifications. Dapat kasi may requirement talaga. Kasi una, may mga purpose and goal din talaga na kailangang ma-accomplish. Tulad for example, kung sira yung mga wiring nyo sa bahay, dapat kumuha ka ng master electrician. Hindi pwedeng kumuha ng plumber, tubo. Kasi kung pilitin mo iyan, baka ikakasunog pa ng bahay. Pangalawa, dapat may requirement kasi, for example, yung trabaho para sa mga ganito, tapos ang qualification mo, di mo pala kaya gawin yun, baka mas ma-stress ka pa. Yun daw ang mainly cause ng stress. So you see, sometimes talaga, you need to, there must be a qualification. Pero pangalawa din, we have to consider na, but if you notice, pagdating sa height, they are able to be more accommodating. Yung the word na accommodating. They are able to relax so that many can be included. The word include. And it sent a message to all na you belong, you are needed. And alam niyo po pala, these are important and deepest need of everyone. That you feel needed, that you feel accepted, that you are included. Kaya nga po, if you will be given siguro a chance to look back in your childhood experiences or recent memories, if you will notice some of the worst pain and trauma some are carrying. Pag sinabing trauma, the mark, the painful mark left we experience are those moments that other people na pinaradam sa atin na we don't belong, that we are not needed. Oh, you don't pass my expectation. Kaya this caused a lot of pain. And ang isang pamilya, magkakaibigan, isang workplace, hindi mabubuhay, will never grow kung you will make others feel that they don't belong, needed, or ang daming kanya-kanyang expectation. A family will never grow, or even a child will never be happy. Why I am saying this? Kasi yung first reading, kahit yung gospel po ngayon, are saying things otherwise. Sabi ni St. Paul,
something good news for him kasi sabi niya, the world and people may create structures and qualifications. Sabi niya, but the Spirit of God qualifies the unqualified. He includes, in God we all belong. In God we all belong. Because sabi dito, our qualifications comes not from the letter, but from the Spirit of God. Kasi sabi ni San Pablo, kung basehan niya lang qualification, wala na siya. Kasi dati siyang, di ba, galit siya dati sa mga Kristiyano, asaka marami, bad record siya eh. Kung sa aming mga pare, we have, kailangan alagaan ang pangalan namin pala. Kasi we have to remain in good standing. Kasi if not, we can easily be canceled. Lalo na si Pope Francis mahigpit. But sabi ni St. Paul, his qualification comes from God. And he is the best example kasi di ba St. Paul before, ang pangalan niya ay Saul. He hates Christianity before and he persecuted Christians. He even ordered the death of some Christians. But grabe ang turning point na ginawa sa buhay niya na Panginoong Diyos. So, grabe yung turning point. Jesus called him to be his apostles. Maybe some of us will say, bakit siya? From the very start, disqualified na yan si St. Paul. Hindi ba pwede ang Diyos maganap ng iba? Can God not look for somebody else more qualified? It's difficult to trust him. Why get from the outside when we can get from the inside? But ito po ang sagot dyan. It's God's wisdom. Ganun din po sa buhay ninyo. Sabihin sarili nyo, no more, I give up to myself, but God, the Lord will tell you, keep going. Why? It's God's wisdom. May nakikita pa ang Diyos. It's His divine intelligence. Ang tawag dito ay sovereignty. So God is sovereign. Isabihin, wala makapagdikta sa Diyos. Wala makapagdikta. Alam niya ginagawa niya. His thoughts are not our thoughts. His ways are not His ways. And God does not think the way we think. At kung nag-iisip man ang Diyos, ito ay lagi para sa ating kabutihan. Kasi if God, kung ang Diyos nag-iisip, katulad kung paano tayo mag-isip, wala na. We will not be qualified to be here. Kaya nga po, sana when you look back at your life, totoo nga, marami tayong pinagdaan ng mga painful memories, but don't forget grace. At sabi ni Santo Tomas, the first task of God's grace is healing, to bring us back together. Kaya nga when you say, bring us back, meaning to include us once again in the heart of God, that we belong. I hope you feel it in this Mass. Kasi from the human world, from the human side, Paul was disqualified, but by God's grace, he is qualified. And we, if we kung tinatanong ating sarili from our past, from what we are doing right now, from our inadequacy, we may not be qualified, but by God's grace, He qualifies us. As si San Pablo, God qualified him not for his efforts, hindi matalino siya, but through God's faithfulness. He is faithful to you and me. He is merciful and he is full of compassion for you and me. Kaya po, if we look at our life, simula pa tayo ng bata, looking at our past, for sure we may have shortcomings. But here we are. After 1 year and 5 months in pandemic, here we are standing before God. We continue being here because of God's grace and mercy. Kaya po, this is my message, some simple message. Una, sana, first, if we feel down because we committed a lot of mistake or if we see plenty of imperfection in us, pause for a while. Forgive. Remember, God is forgiving. Pangalawa, what if you cannot forgive yourself from what you have done in the past? Never disqualify yourself. Never disqualify. Always have a room to give yourself a second chance. Forgive and accept yourself. And when our family or personal situation seems hopeless already,
wala nang pupuntahan. Our thoughts are filled with negative things. As sa iyong estimasyon, wala na talaga. Remember, yan lang nakikita mo. Tanin mo rin, ano nakikita ng Holy Spirit? So always keep that in mind. Holy Spirit, what do you see in me? Kasi ito ngayon nakikita ko sa sarili ko. But I believe you see more. You see more because ang tao talaga, you try to, ang mind natin keeps on building walls. But ang Holy Spirit naman keeps on opening doors. So always ask the help of the Holy Spirit. Kaya tama si Pope Francis. Panagdarasal, it must be a dialogue with God. You talking, God listening. God talking, you also listen. Kasi baka pala God, the Lord is telling you many good things already. Yung mga strategy na game plan for your life that you have to execute. Kaya nga sa basketball, yung mga player na di nakikinig, paupuin. Kasi you have to listen to the coach sometimes, many times over. So, and last po pala, basing from the gospel din, sabi ni Jesus, never disqualify others. Kasi sabi ni Jesus, ano daw, you always have to obey loving other people. At alam niyo naman, kung susumahin niyo ang gospel, sabi ni Sid, if you're going to summarize, love is the fulfillment of law. Sabi kasi ni Jesus, dumating sa lupang ibabaw, not to abolish the law, but to fulfill it. And how else to fulfill it? Love is the fulfillment of the law. And what is love? That we have the spirit that gives life to others. The spirit to have life. And not choose anger. Kasi alam nyo, pagbibigyan natin yung anger and hate, it will really divide. Kaya nga, kung kayo'y nag-iinit ng ulo because siguro yung asawa nyo o yung tao na insulto kayo, you think na hurt yung ego nyo, walang problema if you feel it, but do not execute any action. Kasi anger and negative emotion will always divide. It will always disqualify. Dapat ang ugali natin ay always opening doors. To close this homily, I would like to leave you the story of Freddy Figures. Freddy Figures. Nabasa ko lang siya 3 days ago sa BBC website. 31 years old lang siya. Genius to eh. At 31 years old, meron na siyang sariling telecom company sa USA. At I think, marami siya na-invento. Pero alam nyo pala, 2 days old pa lang siya. 1 year old pa lang siya, natagpuan na siya ng government sa isang basurahan. Tapos, kinuha na siya. Idadala sana siya sa center ng mga adopt na mga abandoned baby. Kaso merong yung foster parent na nag-volunteer kaagad, we will take him. Kasi yung foster parent na yun, kilala ng gobyerno talaga that can be trusted. So, ganun pala yun eh. Basta, eh marami na pala yun ng mga naunang ina-adopt. Pero sabi, nagpapasalamat si Freddy Figures kasi kahit 54 years old na so yung tatay niya doon, sabi niya, he still took me in ng mag-asawa. Ang pangalan ng mag-asawa ay si Nathan Figures and Betty May Figures. They were also poor. Pero kahit they are material poor, their hearts are filled with love. Tapos sabi pa ni Freddy Figures, kasi ang point ko dito, yung genius niya will not come out of him kung hindi ito inalagaan eh. Kung walang nagabay sa kanya, I think the genius in his mind cannot be unleashed. But because of the love of these two couple, it was tapped. That's why it was released. Ito ang point ko. So, kaso lang, sa mundo talaga, ang daming mga disqualifiers. Nang bata pa lang siya sa school nila, yung mga kaklase niyang mga bully, binibiro na siya, trash can. My goodness, how? That's why it kindly teach your children not to become disqualifier. Tapos, maalan niya daw yung mga bully sa klase. Tinapon siya sa trash can, buti na lang, pag uwi sa bahay nila, yung tatay niya at nanay niya, lagi siyang pinaprocess. Yung pinapaintindi, and son, don't, take him. Anyway, tapos,
Kaya, tapos 9 years old na siya, binilan siya ng tatay niya na sirang computer. Sira pa nga eh, kasi wala silang pera. But doon niya, anyway, to cut the story short, nandun na siya nas around 28 years old. Nag-start na siya mag-invento. Siyempre maraming meetings. Yung tatay niya nagka-Alzheimer. No, nakakalimot na eh. Kaya di nadala niya lagi sa trabaho. Tapos lagi meeting siya. Nandiyan sa katabi lang table. Sabi ng mga office mate niya, why not just leave him sa ano, sa bahay niyo o sa caregiver? Sabi niya, he did not abandon me. So, I will not abandon him. Kaya ano, namatay yung tatay niya, nabenta niya sana yung invention niya ng millions. Kaso, yung pera na bigay sa kanila, namatay na yung tatay niya. Ang plano niya sana na ibigay ang lahat sa tatay niya. Eh, but he died. Sabi niya, when his father died, he was so sad kasi all I ever wanted to do was to make him happy. But since patay na ang tatay niya, what he is doing right now is to pass on the love. So you see what love can do. Love indeed can fulfill the law. And it's very beautiful. Sana po, that's also our mission in our lifetime. So God bless everyone. God bless you always.